Hello, good day or good evening to everyone. This is Carla once again. Another source of income na naman ang i-share ko sa inyo. At ito ay isa sa mga pinagkakakitaan namin at naging napakalaking tulong din ito sa amin. Ito ay ang Sari Sari Store. Tutorial video muna tayo for now, the same way sa mga nakaraang videos ko mula sa pagsisimula hanggang sa pagpapalago. Okay, let us start now. In this video, I am giving you 10 things to consider kung gusto mong mag-put up ng sari-sari store or kung meron ka na, paano mo ito mapapalago. Heto ang mga nasa list ko. 1. Location. 2. Store space. 3. Puhunan. 4. Products. 5. Supplier. 6. Presyo. 7. Growth or pagpapalago. 8. Additional income. 9. Utang. 10. Some tips. We go to item number 1 and that is location. Totoo ang kasabihan na sa negosyo, I am referring sa mga may pwesto and not online business, location is always the key. Kung pag-uusapan natin is pagkakaroon ng sari-sari store, importante ang magiging location. Kung nagpaplano ka pa lang, isipin mo kung sa pagtatayuan mo ng tindahan ay matao or tingin mong may maraming bibili sa'yo. Kung nasa subdivision ka, may tatlo ka lang na kapitbahay na malapit sa'yo, please lang huwag ka nang maglalagay ng sari-sari store sa bahay mo. Kung sakaling mataong residential area ka naman pero lahat halos ng kapitbahay mo ay may sari-sari store na, pwede ka pa rin naman pero pag-aralan mo munang mabuti or isipin mo kung may bibili pa ba sa'yo. Kung medyo malaki-laki ang budget mo at may plano kang mag-rent ng space na pagtatayuan mo ng store, grab the opportunity na makahanap ka ng pupwestuhan na matao at marami siyempreng bibili. In short, location na maraming potential customers ang dapat magkaroon ka. Let us move to item number 2, which is the store space. Ang importante lang naman is magkaroon ka ng space na malalaman ng mga tao na may tindahan ka at makikita ang mga paninda mo. Kung mapapansin nyo ang mga traditional sari-sari store katulad ng sa amin, isang part lang siya ng bahay na open at yung iba may screen at doon na nakadisplay ang mga paninda. Kung wala ka pang ganung pwesto, you may start sa isang lamesa sa labas ng bahay mo. Just make sure na may batay lagi. May kilala kong tao na nag-start magtinda sa isang lamesa pero unti-unti niyang napalago at napalaki. Yung ibang types naman ng sari-sari store, yung parang mga booth or pwesto talaga, katulad ng mga nasa bus terminal, school, o mga commercial spaces na pinaparentahan talaga. Just go kung ano ang fit para sa'yo. We go to item number 3 and that is puhunan. Pagdating sa puhunan, mag-setter ka kung magkano ang meron ka. Kung may pupwestuhan ka sa bahay mo, tingin mong magandang magtayo ng tindahan at meron kang available na cash, pwede kang magsimula. Kung may 3K ka, pagkasyahin mo, ang bilhin mo, ang bilhin mong unang stocks ay yung palagay mong kailangan o gusto ng mga target customers mo. Item number 4, products. In relation to number 3, dedepende sa puhunan mo ang mabibili mo. Basic commodities kung mga kapitbahay mo ang mga target customers mo. Kape, asukal, delata, mantika, condiments, noodles, shampoo, conditioner, toothpaste, sabong panlaba, panligo, biskuit, tinapay, konting candy, ilang chicheria. Doon ka magsimula. Gagawa ko ng separate video ng mga nire-recommend kong paninda kung magsisimula ka pa lang base sa specific na budget. Ilalagay ko ang mga current prices para mas maging malinaw. Sana abangan nyo. Item number 5 na and that is supplier. Saan ka bibili ng mga paninda mo? I suggest na pumili ka sa grocery store na malapit sa lugar ng magiging sari-sari store mo at alam mo mura ang presyo. So, dapat mag-research ka rin.
Kung may malapit na malaking grocery store sa inyo, dun ka bumili. Sorry, pero di advisable ang SM at Robinson Supermarket. Pwede rin sa mga pwesto sa palengke kung malapit ka sa palengke dahil kadalasan mababa ang mga presyo nila. Pwede ka na rin humanap ng magiging suki mo. Move na tayo to item number 6, presyo. Paano ang pagpipresyo? If you are starting out, huwag mong taasan ang presyo mo masyado. Kaya sa item number 5, kailangan mo talagang makakita ng murang bilihan ng paninda para mababa mo rin siyang maibenta. Ang typical na markup ng isang sari-sari store per product is from 10% to 30% ng cost. Kung fast-moving o mabenta ang produkto tulad ng mantika, kape, noodles, huwag mo nang taasan ang patong mo. Kung matagalan tulad ng medyo mahal na delata, pwede kang magtaas ng iyong percentage. Item number 7 na, which is growth or pagpapalago. Unang tip is, yung benta mo sa tindahan ay huwag mong gagastusin para sa pansarili. Kontrolin mo ang sarili na utangin din ang benta mo. Pangalawa is, bayaran mo lahat ng kinukuha mo sa tindahan na para ka rin customer. Otherwise, maubos ang mga paninda mo na wala kang magiging benta. Pangatlo, gamitin mo ang kinikita mo para makabili ka pa ng ibang produkto. Kailangan mong paikutin ang naging puhunan mo. In this way, makikita mo ng paunti-unti ang pinaghihirapan mo. Next item or item number 8. Additional income or other sources of income na pwedeng idagdag sa store mo. Kung nagsimula ka sa maliit na puhunan at lumalaki ang store mo, aside from the regular household basics, pwede kang unti-unting sumubok magtinda ng ibang produkto. Heto ang ilan. 1. Soft drinks, yelo, at ice candy kung may ref ka sa bahay. 2. Alak at sigarilyo. Mabili ang mga ito, medyo mataas nga lang ang puhunan. 3. E-load. Yes, hindi na uso ang typical na text at call, pero ang mga tao ngayon ay naglo-load para pang internet, pang data, for communication, and for social media update syempre. 4. Bigas. Tulad ng alak at yosi, mabili ang bigas pero mahal, kaya kung maliit ang puhunan, di siya unang kinoconsider, pero by the time na may capacity ka na to buy, pwede mo na itong idagdag. 5. Almusal at lutong ulam. Kung kaya mo naman, pwede kang mag-add kahit isang klase ng lutong almusal sa umaga. Lugaw today, bukas sopa, sunod na araw ginataan, tapos champurado. Kung tanghali naman, kahit dalawang klase ng ulam pwede kang magtinda. Pandagdag din sa kita ang mga ito, plus may hatak ka din sa mga customers. Let's say, kung ang ibang tindahan wala nito, may chance na next time sa tindahan mo na rin bibili ang mga customers na dati ay almusal at lutong ulam lang ang binibili sa'yo. 6. Karne, gulay at prutas. Pwede ka rin magtinda nito kung tingin mong may bibili. Lalo na kung malayo ang supermarket or public market sa inyo. Malaki ang chance na sa'yo na lang bumili imbes na maglakad ng malayo o bumiyahi pa papuntang palengke si customer. So far, heto yung mga naisip ko habang ginagawa ko tong video na to. Kung sakaling may naisip ako mga ideas, isama ko na lang sa next video. 9th item na tayo, and that is utang. How to deal with utang or pagpapautang. Sa simula pa lang, tanggapin mo na eventually, meron at meron talagang mangungutang sa tindahan mo. Hindi yan mawawala sa sari-sari store. Okay lang naman ang magpautang, pero ang may bibigay ko na payo is ikaw ang kumontrol. Lagyan mo ng limit at ipaalam mo rin kay customer. Sa amin, 200 pesos at weekly ang bayad, pero syempre di rin naman natutupad. Also, make sure na may listahan ka. Isulat mo ng itemize sa mga kinukuha para may ipapakita kang proof
Pwede rin pareho kayong may listahan para di ka pagdudahan na dinadagdagan mo o pinapatungan mo pa ng interes ang inutang. At isa pa, maski yung papiso-piso, 2 peso, silista mo rin. Minsan kasi di mo pa yun kikitain sa binili ni customer, kaya write it down at ipaalala mo na lang kapag may bumili kapag bumili siya uli. Last item na tayo, number 10 is some tips. Heto ang mga maibibigay kong tips for now. 1. Itabi ang mga resibo. Ito ang basis mo ng cost at selling prices mo. Kung hindi sa grocery store na may printed receipt na ini-issue, gumawa ka ng listahan at doon mo ipasulat ang mga amount. One way din ito para ma-monitor mo ang movement ng mga prices. Another is, kung manual ang calculation, double check mo rin kasi di maiwasan na magkamali sa paglalagay ng price at sa total. Whether kulang or sobra, notify mo ang tindera na binilhan mo. 2. Magbantay lagi sa tindahan. Make sure na may magbabantay sa tindahan. Better kung ikaw na owner, hindi lang para mabantayan ang aktwal na paninda at benta kasi makasira din kung panay walang aabutan ng mga bumibili. Di ka na makabenta, baka di na ulit bumili sa'yo si customer thinking na wala na namang tumatao sa tindahan mo. 3. Arrangement, meaning yung pagkakayos ng mga paninda mo. Kahit gaano kaliit o kalaki ang space mo, iayos mo rin ang mga paninda mo. Pagsamasamahin mo ang mga similar items tulad ng mga dalata, mga noodles, sabon at iba pa. Bukod sa di magandang tingnan, mahirapan ka pa sa paghahanap kung magulo. 4. Kapag nagsisimula ka pa lang, isulat mo lagi ang mga hinahanap ng mga customers na wala sa tindahan mo. Sabihan mo na lang na bibili ka na at next time meron na silang mabibili sa'yo. Unti-unti mo pa lang kasing malalaman kung ano ang gusto ng mga customer sa paligid mo. As you operate, mapapalitan ang ilan sa mga paninda mo as to brands, flavors, sizes hanggang sa maging stable. 5. Huwag masyadong taasan ng presyo. Iba yung nagagawa ng tinatawag nilang word of mouth as form of marketing. Kapag kumalat sa mga kapitbahay mo na mas mura ang presyo mo, makakahatak ka ng customers. Mas mabuti na maliit lang ang tubo pero maraming nabebenta kaysa mataas nga ang tubo pero walang nabibili. Prone pa ito sa expiration kung ganun. 6. Grab products from consignors. Heto yung mga produkto dinadrop sa mga tindahan na walang bayad. Ibibigay sa'yo ng ganitong presyo, ibenta mo this much. Wala kang puhunan dito na cash, bale, pagod lang. Kapag di nabili, ibabalik mo lang din. Pero syempre, it would be better kung maubos. Karaniwan dito yung mga hopya, tinapay, chicharon, crackers at kung minsan mga candies. Dagdag kita na rin ang mga ito para sa'yo. 7. Tag price. Lagyan mo ng tag price sa mga paninda mo. Pwede ka rin maglista ng mga prices to make sure na wala kang makakalimutan. Kung minsan, kahit gaano pa katalas ang memory mo, may instance pa rin na bigla kang nakakalimot. 8. Kung lumalago ng store mo, consider mo maglagay ng CCTV for security purposes. 9. Sweldo. Kung okay ng takbo ng negosyo mo, pwede kang kumuha ng iyong sweldo o komisyon. Konting percentage lang naman ng kita mo para magkaroon ka rin ng para sa sarili mo. Dapat naman talaga na may sweldo pero advisable lang na kumuha ka by the time na lumalago na para di naman maubos ang kita ng tindahan mo. Pagdating naman sa kinikita, may in-upload akong tutorial video before kung paano i-compute ang kita mo sa iyong negosyo. Applicable ang sari-sari store pagdating dito. Ilalagay ko sa description box ang link para panoorin mo kapag may time ka. 10. Maging mapanuri.
Una sa mga binibili, check mo baka expired. May mga butas o damage, nakasira din kasi ito sa reputation ng store mo. At the same time, bawas din sa kita. Pangalawa, kung nagtitinda ka ng soft drinks or alak, lagyan mo ng deposito ang mga inuuwing bote. Or if not, ilista mo para alam mo kung kanino mo babawiin kung sakaling hindi sinole. And lastly, check mo ang mga perang ibinabayad sa iyo. Kung minsan kasi intentional na ang ginagawa, magbabayad ng fake na pera, which is really hard to distinguish. Mga punit, or kung sa barya, minsan token pala, or iba ang currency. Yung number 11, hindi ito tip, pero paalala. Pray. Sa simula pa lang, ipagdasal mo na ang magiging desisyon mo. Ang negosyo mo, ang sarili mo na sana umulad ka dito. Be thankful kay Lord every day sa pagbibigay niya sa iyo ng opportunity. Also, I will be praying na sana maging successful ka sa sari-sari store business mo. Okay, that will be all for this video. Medyo mahaba siya pero sana may natutunan kayo out of it. Thank you very much for your time sa panonood and please continue to support my channel by hitting the subscribe button down below plus the notification bell na rin. If you have questions, please write them down in the comment box and I will try my best to answer them the soonest possible. Again, salamat po ng marami and God bless.